What's up mga magandang people? Dito naman tayo ulit sa ating episode tungkol sa ating tatalakayin ngayon. Katulad ko sa sinabi ko ng huling vlog ko, tatalakayin natin itong elbow na ito na actually hindi naman ako ang may drawing dito eh. Ayun ito drawing ko, pero itong kinopya ko itong nasa Facebook. I post ito sa Facebook mga katubo. Nung nakita ko sa Facebook ito nilapit ko niya ito. Nung nakita ko ito sa Facebook na nakapost na ang sabi nga dito, the Five Peters Corner, show your solution. Kaya na-challenge ako, sabi ko po, ayos ito ah. Kasi, mayroon siyang gustong pansiran ito. Ngayon, nagbablog din naman ako, di inansiran ko ito, parang maipaliwanag ko ito, i-vlog ko ito, sa vlog. Ito sa drawing sa libro, malupit ang professor na gumawa nito kasi alam niyo mga kapiping, ang pinakamahirap hanapin sa questionnaire, yung tanong nila, itong nakaikis, nakita niyo ito nakaikis, yan. Degrees yan. Kaya ang sinasabi dito sa baba, itong nakikisi yung hand, you know, sabi ito, calculate the angle of top of elbow, and the nominal pipe size. Kaya nga, calculate natin yung degrees, at saka yung nominal pipe size, yung kung anong laking tubo ito. Ito. Kaya kung tingnan nyo sa nakapos, yung angle of top elbow, tatlong question mark. Ito ning nominal pipe size, yung laki ng tubo, tatlong question mark din. Alam niyo bakit nakatatlong question mark? Ang ibig sabihin niyan, malupit-lupit na talakayan ito. Kung mahina-hina yung Peter nito na mag-answer nito, sasakit ang ulo niya. Mahirapan siya kumuha nito. Kaya ito, yung nakapusto sa elbow, sa Facebook, kinumpit ko na ito. Sa totoo lang, inabot ako ng halos magdamag nito. Kaka-compute itong problem nito. Pero totoo, na-answeran ko na ito. Kaya nga ito, ang answer ko ito, ipakita ko sa inyo na mayroon akong answer. Ito, ipakita ko. O, ito na mga katubo. Inansiran ko na siya lahat. Yan, yan o. Malabo. Yung malaman ng malabo, mata ko, ano, yung ang pagkasulat. Pero hindi malabo yan sa mata. Yung ano talaga, ang kamera kasi, pag itutok mo, pag gumagalaw, nag-adjust pa siya eh. Ang given niya sa drawing, dito, hindi siya malinaw dito. Ang drawing mga katubo, mayroon siyang given sa taas. Tutukan natin. Pag gumagalaw kasi niya, tutukan. Ang given niya, 1,551.7. Yun ang given niya ngayon. At saka itong 1,437.2 ang given. Kaya nga sabi ko, mahirap hanapin ito kay degree ang nawala. Di bali kung may given siya na 1,437 plus degrees, mas madaling hanapin. Ito ang pinakamahirap. Kaya ngayon, sabi ko, na-ansiran ko na ito. Pero, makita nyo sa drawing, ito answer na. Answer na. Iyon, ipaliwanag ko sa iyo, saka na ko ansiran ito. Yung drawing na yon. Ngayon, umpisa na natin para sa
malinaw na papaliwanag. Sabi ko, ang pag... kaya ako nag-vlog. Para ang mga naguguluhan na dyan sa... Kasi kahit sa drawing, puro lang drawing eh. Kaya sabi ko, kahit ang libro, kung walang, kung baga sabihin natin, profesor na magturo, magpaliwanag, wag sila pa, mga muti ka talaga. Kasi mahirap talaga yan. Ngayon, ipaliwanag ko na to. Ganito yun, mga ka, katubo. Unahin natin ito. Unahin natin ito. Alam mo, mga katubo, ang ilbo na, ito talaga ang pag-drawing sa ilbo. Ito, diameter, inside diameter, outside diameter. Ngayon, ito kung tinan nyo sa drawing, ito, isang elbow ito, 90 degrees. Isang elbow, 90 degrees. Dalawa, 90 degrees. Tatlong elbow, 90 degrees. Apat, ang pangapat ay elbow ito. Ito siya, yung pag-ano nito, hanggang dito, hindi ko nag-drawing kasi may nakaguhit eh. Ang isa, ito ang pang-apat na elbow, na 90 degrees. Kaya alam naman natin sa mga, kay mga matagal na napiter, pag ang apat na ilbo na tag 90 degrees idugtong nyo, alam natin yan, bilog na bilog yan. Ganito ang orientation. Pag idugtong yung apat na ilbo pag ganun, bilog yan. Kaya ganito ang pag-compute. Ngayon, sa binigay niyang given, problema tayo kung anong laking ilbo ito. Kaya ngayon, kwintahin natin. Pero para makwinta natin, ganito ang pagkwinta natin. Alam nyo mga katubo, yung 1,551 na tubo, kalahati pa lang yan sa 90. Kalahati pa lang siya sa 90. 1,551.7. Ibig sabihin, isang metro kalahati, higit pa. Anong klaseng ilbo yan na 45 degrees pa nga lang, kalahati pa lang sa 90. Isipin mo dito, mula dito, yan. Pag ganun. Hindi nga makagip sa kamera na. Hanggang dito, 1,500. Ayan. Kung bakal yan, tubo, ilbo, isipin nyo yan, hanggang dito. 1,500, yan. Sa 45 degrees pa lang ng elbow. Palagay natin 45 degrees kasi kalahati eh. 45 degrees. Hindi na kayang buhatin ng isang tao yan. Sa laki na yan. Ibig sabihin, malaki tagang tubo ang given dito. Hinahanap. Eh sa totoo lang, matagal-tagal na napapitir pero hindi ko pa natandaan na nag-pit up ako ng tubo na ganyang kalaki. Eh, lahat ang tubong na hawakan, ang ilbo na hawakan ko, kahit isang buong ilbo, kaya kong pasanin eh. Pero yan, kalahati pa lang sa ilbo, hindi na kaya sa isang tao yan. Kung malakas ka lang siguro, siguro baka kaya kung kasing lakas ka niya, no? Idilin Diaz. Ganito yun. Parang malinaw tayo, gawa natin siyan. Huwag muna natin gamitin itong malaking ilbo, kasi para sa mga baguhan, kahit sa medyo matagal na, pambihira lang yung gambuhalang 45 na yan. Siguro ginagamit lang yan sa malalaking refinery, pero yung araw-araw lang lagi natin nagamit, hindi natin, nasabi ko nga, hindi ko pa malaman kung nakapit, apabago ng ganyang kalaki, parang hindi pa. Ngayon, gumawa muna tayo ng example na maliit lang muna, yung lagi natin ginagamit. Mag-example tayo ng 10 inches ilbo. 10 inches nga pipe, diameter, inches. 10 inches muna ng ilbo, ating example para madali maintindihan. May paliwanag natin ito sa kanan natin, ipunta sa malaki. Ito, 10 inches. Halimbawa, mga katubo, itong ilalim na ito, pag 10 inches nga tubo, 10 inches diameter, itong ilalim sa drawing, itong ilalim hanggang ito, itong ilalim. Hanggang ito sa kalahati. Pag 10 inches ang tubo,
tin saja, tin din yan, tin itong baba, itong baba, itong lalim yan ang tin. Hanggang dito, ito kalahati, itong ang tin. Kaya ang tawag nito, 10 inches, reduce. Reduce yan. Ngayon, alam natin mga katubo. Ang ilbo, ang tubong edges, ang take-off na yan, yung dito sa gitna, yun ang take-off eh. Ang tawag take-off, center binding. Di alam naman natin na take-off ng edges, 15. 15 ang take-off inches sa edges. Kaya mo bakit? 10 times 1.5 formula sa 90 degrees equals 15. Kung 10 times natin sa 10 times 38.1 equals 381 mm. Ito inches. Inches. So alam natin 10 times 1.5 equals 15. Pero may mas madali pang intindihin yan, katubo. Mayroon pang mas madali dyan. Ang gawin natin, para madali, itong G sa baba, hatiin mo, 10 divided 2 equals 5. Diba? 5. Dalawang 5, 10. Ngayon, ang gawin natin, itong 10, idagdag natin yung 5, equals 15. Yun ang take-off. 15, idagdag yung 5, equals 20. Yun ang outside diameter sa tubo. 20 inches, 20. Yan, 20 inches. Pero ang tawag pa yan mga tubo, kasi 20 yan, dito pa sa latin, puro pa yan reduce. Reduce pa yan. Reduce. Bakit sinasabi kong reduce? Kasi sabi ko nga, ito ang diameter ng ilbong paggawa. Kung 10 yan, 10 ang ilbo, plus dito 10, tingnan mo sa ilalim ng diameter ng ilbo. Pagdating dito, 10 plus 10 uli equals 20 ito. 20 inches, yun ang diameter. Yun ang pagpinta. Ngayon, mula dito sa gitna, dito sa gitna naman, itong take-off niya, 15. Mula dito hanggang dito sa gitna, 15. I-plus mo yung dito naman hanggang gitna din dito. 15 dito, 15 dito equals 30. Kaya ibig sabihin 30 din dito. 30 inches, 'yun ang diameter. Ganun din sa taas. Pag galing ka sa taas, punta ka sa gitna, 20, galing ka sa gitna, punta ka sa kabilang, 20 equals 40. 40 ito. 40 inches diameter. Pero bakit binanggit ko yan mga diameter? Kasi ganyan talaga mag-compute. Pero ang gamitin natin compute ngayon, ito lang muna ng radius. Kasi itong kinukuha natin eh. Itong kinukuha natin, yung circumference, ibabaw, likod ng ilbo. Kaya ang gamit nating formula dyan, degree, dig na lang dig, degree times pi times reduce divide 180. Yun ang formula dyan mga katubo. Paliwanag ko yung paano yan gagamitin. Ano itong pi na binanggit ko? Ang pi mga katubo, para sa mga baguha, para hindi malito, ipaliwanag ko ito kasi pi, kasi calculator, madaling gamitin pi. Ituro ko sa inyo kung saan ang pi. Ito mga katubo, nakita ninyo itong tutukan ko ha. Ito, EXP. Yan o. EXP. Sa calculator yan. Sa scientific. Ngayon, sa ibabaw ng EXP, may naka-drawing dyan ito. Ito, malabo na sa calculator, sa cellphone. Ito. Ewan ko kung muli na yan. Ito, maliit na drawing na itim. Ayun o, yun o, pi. Ganito yan kung tingnan natin.
kung halimbawa itong buto ng EXP, ito ang buto ng calculator, push button. May naka-drawing dito na kaganoon. Yan, parang ganyan. EXP, pi. Pi ang tawag yan. Anong pi? Anong pi yung mga, anong pi dyan mga katubo, lalo na sa mga baguhan? Ang pi sa calculator, ang tawag dyan, noong ako'y nag-aral pa ng first year, na ituro na yan. Ang ibig sabihin ng pi, 3.1416 pala ang pi. Anong bakit? Paliwanag pa natin para mas mali, mas malinaw. Tingnan niyo yung calculator, mga kapwa. Tingnan niyo yung calculator na sa pi. Diba? Tutok ng daliri ko kasi ano, medyo, oh, ayan, pi, tutok ng daliri ko, mamaya pindutin ko na yung pi. Baba na yung konti, ano. Pag pindut ko sa pi, tingnan nyo ang display. Anong naka-display? 3.1415924. 3.1459. Kaya sa eskwilan, giround up na lang nila yan na 3.1416. Alam na yan ng mga piping. Kaya ang ibig sabihin yung pi sa dito sa calculator, EXP kaya yung pi. So malinaw na. Murahin natin ito, palit-palitan natin ng konti. Ang pi pala 3.1416. So ibig sabihin, yung ibig sabihin ng pagkwinta ng radius, degree to degree times pi times radius divide 180. Yan ang formula. So, ganyan pagkwinta, kung radius ang kwintahin natin. Ngayon, ang gawin natin ay, intindihan na natin ito, lilipat na tayo dito sa ito, itong problema natin, itong gambuhalang, ano, gambuhalang 45 degrees. Sample lang yun, ha, para maintindihan natin. Hanggang ito. Ngayon, kasi sabi ko, ito lang muna kwintahin natin, kasi, ito ang formula sa arc, arc. Yeah. Ang formula niya, degrees times pi times radius divided by 180. Ngayon, gagawa tayo ngayon ng ano, kasi sabi ko sa inyo, na-answeran ko na ito. Ang answer ko dito yun sa diameter ng tubo, 40 inches. Ang diameter ng tubo, ang answer ko dito 40. Ngayon, alam naman natin kung 40, kasi ma-insert na ako dyan eh. Mamaya, maliwanag natin kung bakit 40. Alam na natin, sa kwinta natin kanina, kung 40, ang kalahati ng 40, 20. 20 plus 40 equal 60 plus 20 equal 80 inches. Pero ang sabi ko nga, radius ito, radius. Ngayon, 40 times 2, kasi 40, ito 40 na ito. 40 din dito. So, 80. Ito 40, maging 80. 80 inches, yun ang diameter. Ito 60, maging 120 inches diameter. Itong 80 maging 160 inches. Pero ito muna magamit natin radius, kasi itong kinikwinta natin eh. Kung kwintahin natin itong radius, ibig sabihin yung radius, itong arc na ito, ang formula na yan, ito ang formula, pag-compute itong arc, itong 1,551.7, ito ang formula. Pero kung kwintahin natin itong kanto nito, ang tawag nito, chord. Ang formula naman iba. Hindi ko muna i-list ang formula ng chord. Kasi ang chord nito, pag chord ang computed, ito naman ang diameter magkwinta natin. Kaya hindi man lang tayo magkwinta ng chord, kasi
ang i-solve natin itong arc. Ayan, bitay lang natin para malinaw. Magay na natin ito. Ayan, ito lang. Alam mo, mga katubo, ang isang, ano, ang isang ilbo, paghatiin mo 45 degrees, kaya, ang isang, ang orientation sa pag-compute, ang apat na ilbo maging isang bilog, isang diameter. Ngayon, alam natin ang apat, paghatiin sa itong isang ilbo, hatiin natin dalawa. Plus, hatiin pa natin ito, apat. Hatiin pa natin ito, anim. Hatiin pa natin isa dito, walo. Walong 45 degrees sa isang kabuhan na ano, na ilbo. Sa diameter. Ngayon, kaya nga ang formula dyan 360 divide 8. Kasi 8. 360 divide 8 equals 45. Kahit kung pwede natin ang calculator, ipakita natin para sabi malinaw na. 360 divide 8 equals 45 degree. Kaya 45 degrees yan. Kaya 8 ang ating compute. Ngayon, kwentahin na natin ngayon. Ito na tayo sa gitna muna. Kung baga, ito nang kwentahin natin. 1,551.7 times 8 equals ano yan? Kasi, kwintahin natin itong haba kabuuan 1,551.7 times 8. Kasi walong, walo to, 45, walong 45. Kwintahin natin sa calculator. Ito ang formula. Yan, gano'n. Yan ang formula. 1,151 times 8. Yan o. 1,551.7 times 8 equals anong lumabas? 12,413.6. Laki talaga. 12,000. Uy, wala. Yung sinasabi ko nga itong ano 1,551.7 times 8. Kasi ano, sabi ko nga, ang solar ang akin, nawala, kundi ang bateri. 12,413.6. Anong ibig sabihin niyang 12,413.6? Ang ibig sabihin niyan mga katubo, mula dito, kung ikutin dito sa ibabaw, hanggang pag-ikot na yan, ikot. 12,413.6 meters. 12 meters. Halong 12.5 meters. Sobrang laki nito. Diba? Ngayon, ang tawag dito, circumference. Circumference. Circumference kasi yan ang isang ikot. Circumference. Yung isang ikot, yun ang 360 degrees. Kaya 360 divide 8 equals 45. Kaya ito yun yung circumference. Yan, circumference. Paano natin i-convert sa diameter ito? Meron natin circumference. Kukunin natin yung diameter. Yan, itong gagawin natin. Yung circumference na 12,413.6, ganito naman ang pag-compute yung mga katubo. 12,413.6 i-divide naman natin siya. Ngayon, divide yung pi na 3.1416. 12,413.6 divide pi 3.1416 equals 3,951.3. Malaki talaga.
3,951.3. Yung 3,951.3 mula dito yan mga katubo, dito. Itong dito sa gitna nito, hanggang dito sa gitna, yun ang 3,951.3. So, malaki talaga. Ngayon, yung 3,951.3, i-divide natin yan sa 4. Ano mo bakit 4? Kasi yun na nga. Isa, dalawa, tatlo, apat, kasi dito sa labas eh. I-divide 4 natin ito. Yan nga, para makuha natin yung insaktong diameter ng tubo. Itong answer ha, 3,951.3. Divide 4 equals 987 mm. Itong mula dito, itong isa dito hanggang dito, 987.8 mm. So pag ganyan 987.8 mm, i-divide natin uli sa divide 25.4 equals, para maging inches, anong sagot? 38.89 inches yan, inches. So 38.39 inches, ganito yun ang tubo pala, sa 39 inches. Ay, 38.89 inches na. Ang tanong mga katubo, may tubo bang kurti ay 39 inches? Di ba wala? Ang alam natin tubo, 40. 36. Ay, sa 39 inches, magkadikit na siya sa 40. So ngayon, mang maliwanag ito, kaya wala may 39 inches, 40 talaga ito. 40 inches talaga itong tubo na hinihingi nitong 1,551 degrees. 40 inches yan. Hindi yan 39, 40. 40 inches yan. Paliwanag ko pa, bakit? Wala nga ang tubo nga 39. 40 inches. So ngayon, ibig sabihin, sa 40 inches yung tubo, hindi siya tumama. Kasi, ano siya tumama nga, pagkwintahin natin ito, kwintahin natin sa 45 degrees, ito, tagalan natin. Ito na din dito. Ito na gawin natin. Tagalin na natin. Pintahin na natin. Itong formula gamitin natin. Itong formula. Degrees times pi times radius divide 180. So, ang ating radius ngayon 40. Kasi wala mang 39 na tubo eh. Radius 40 tayo. Ay, di 40 kasi hindi 40 pala. Dito tayo taas eh. 80. Ang ating radius ngayon 80. Kasi sa taas, ang kinikwinta natin, pag kwintahin natin yung arc sa taas, ito ang ating radius. Pag yung arc naman sa gitna, ito mga ating radius. Pag sa ilalim natin computed, ito naman ang ating radius. Kaya ating formula, 45 degrees times pi times radius divide 180. Kuntahin ito, anong lumabas dyan? Kuntahin natin. Okay, calculator ulit tayo, mga katubo. Yung, kumbaga, totoo talaga sinasabi nila. Mahirap talaga trabaho ng profesor. ganito na lang. Kuntahin natin sa 45 degrees. Yung formula na yun, ginamit natin. Ibig sabihin, 45 times pi, yung 3.1416, 45 times pi, times reduce na 80, reduce 80, divide 180, equals, ano answer mga katubo? 62.8 inches yan, inches, kasi 80 ang kinunta natin, inches yun eh. Ang answer, inches din.
atong i-convert sa mm. So ang inches it times 25.4 equals, tingnan nyo ang answer mga katubo, 1,595.9. Isulat natin dito. 1,595.9. So malayo. Malayo siya sa dito. Anong ibig sabihin nun? Itong 1,595.9, kung i-minus mo itong 1,551, 44 mm yun eh. Ibig sabihin, parang ano eh. I-minus natin ha. 1,595.9 minus 1,551.7 equals 44.2. So malayo nga eh. Pero hindi na malayo. 44.2. 44.2 mm. So 44.2, hindi naman gano'ng malayo. Kulang-kulang 5 cm, 44 mm eh. Ganun lang kalaki siguro, 5 cm, 2 inches. So ano problema dito? Hindi siya 45 degrees. Kasi kung 45 degrees ito ang answer eh. Hindi siya tumama dito. Pero yung tubo ayos na yan, 40 talaga yan. Anong gagawin natin dito? Itong 45, baguhin natin. Kasi hindi pala siya 45 degrees eh. Subukan natin ang 44. 44 degrees. Pintahin natin. Ayaw sa 45 eh. 44, subukan natin. 44 degrees na tayo. 44 degrees times pi, yung 3.1416, times 80, yung reduce ng tubo, divide 180, equals 61.4 inches, inches yan, times 25.4, equals 1,560, malapit na, 1,560.4. So, 1,560, minusan mo ng 1,551, 9 mm yan eh. 9 mm na lang, yan dyan na siya. So, hindi pa rin siya 44 degrees. Kasi, hindi pa rin siya nakuha eh. 9 mm. So, babaan pa natin yung 44 degrees. Tanggalin natin ito, hindi pala ito 44 eh. Ang totoo mga katubo, kaya sinabi ko sa inyo, may answer na ako. Nakuha ko na yan, ano ang pinaka-accurate na degrees para dyan. Ngayon, kung sabi ko nga, kung i-explain ko pa, inabot ako ng magdamag, kung i-explain ko dyan, makaabutin din tayo ng kinabukasan pa. Isulat ko na lang yung accurate na nakuha kong degrees. Ang accurate dyan, 43.755 degrees. Yan ang insakto. Ngayon, kwintahin natin. Yun ang gamitin natin degrees. Yung nakuha ko na yan. Kwinta. 43.755, no? Times pi, yung 3.1416, times radius na 80, divide 180, equals 61. Ayan o. Ayan o. 61.0, 61 inches, times 25.4, equals, tingnan nyo, anong answer mga katubo? 1,551.7. So tama siya. Ito 1,551.7. So ang ibig sabihin mga katubo, insakto ang 45 degrees ay 40 inches katubo. Ang degrees niya 43.755
7.55 degrees. So yung dating ikis dito sa ano, sa pinakita ko kayo yung drawing ng libro sa aklat yan, ikis, ngayon hindi na ikis yan, nasagot na natin eh. Ang degrees pa lang insakto dito 43.755 degrees. Ikuha na. Di yung question mark dito nga tatlo, sinasabi ko yung tatlo. Tatlo question mark ito eh. Kasi malupit ka, natanungan. Tatlo question mark. Kanina, hindi lang. Kumbaga sa question mark sa libro na tatlo, okay na. Ito ang degrees niya ngayon. 43.755. degrees. Ito namang nominal pipe size 40 inches diameter. Answer na. Kuha na yung solusyon sa ano. Yung tanggalin na natin ito. Hindi pa natin tapusin. Hindi pa maliwanag din. Mayroon pang kulang. Sabi ko sa inyo kanina, para kumbaga completos ricados tayo, kumbaga ang isipin natin, magluto tayo ng adobo, wala namang ricado, wala kasarap-sarap kainin yan, eh, ano sarap na adobo, isain mo lang siya, isalang mo lang siya, wala namang, yung kasarap, parang masarap talaga, kumpitin na natin ito. Ito ang given niya, given 1,437.2 para ma-ansira na natin ito. Wow. Isa-isa na lang, nandito naman tayo eh. Ang ibig sabihin na yan, 1,437.2, ganito yon. Yan. Itong 1,437.2 yun ngayon ang seat. Ayan, nakakuha na natin. Seat. Ngayon, kung mayroon tayong seat, mayroon na tayong degrees eh. Degrees, dito. May degrees. 43.755. Ngayon, yung seat na yan, 1,437, ito question mark. Ito ngayon. Question mark nito. Kukunin natin. Gamitin natin itong 43 sheet at kaya yung degrees. Kunin natin yung run. Ito ang run. Run. Ito yung travel. 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 Question mark yan. Gamitin natin yung degrees niyan. Diba? Yung seat 1,437.2 yung formula nito mga katubo, hindi ko na muna ibigay sa inyo, i-explain ko na sa sunod na kung paano ko kinuha yan kasi hahaba na tayo, lalo tayong mas mahaba. I-answer ko lang muna one, pero sabihin ko kung anong formula ang gagamitin ko. 1,437.2 divide. I-divide natin sa degrees niya. 43.755. Ang 1,437.2 divide degrees niya 43.755 tangent equals ano ang sir mga katubo? 1,501. Ito pala ang 1,501. Itong question mark. Ito pala yung run. 1,501. Wala na siyang point kasi zero na eh. Uy, nawala man. 1,437.2 divide
43.755 tangent equals 1000, no? Kasi nawala eh. Sinabi ko nga, solar, matakpan itong screen ng solar, namamatay eh. Kaya pag matay, uulitin naman. Ito ang run, 1501.0, huwag nga yan, gamitin natin. Formula na ulit, divide 43.755 yung degrees niya. Cosine, cosine equals 2078.1. Yun pala ang travel. So tanggalin na natin itong ano. Tanggalin ito, ilay-ilay yung travel. 2078.1. Ito ang travel. Travel. Ayos na. Ang problema natin ngayon mga katubo, paano natin makompute yung spool? So itong degree, gagamitin naman uli natin siya para makompute natin yung take off ng, kasi hindi 45 degrees eh, 43.75 degrees. Ganito naman ngayon ang formula. Para makuha natin yung take off, kung ano ang take off niyan. Degree divide 2 equals, ay, degree divide 2 equals, ang answer niyan, tangent times 38.1 times ano na, 40, kasi 40 at ito po eh, times 40. Times 40. Compute natin. Alam mo itong degrees nga, degrees divide 2 equals tangent times 38.1, ang tawag nito special tikop. Special tikop. Mga matagal ng PTR, alam nila ang tawag ng special tikop. Ang ibig sabihin ng special tikop, nai-vlog ko na rin nung mga karang vlog. Ang ibig sabihin ng special tikop, 90 degrees, 45 degrees, kahit anong degrees, kaya niyang computing sa ganito. Ibig sabihin po, mayroon kang formula ng special tick-off, kahit di mo na alam ng degrees na 90, 45, kasi 90, ang alam natin, times 38.1. Ang answer, ang ID, ang 90 degrees, ang 90 degrees, ang size ng tubo kung 40 times 38.1. Yun ang answer sa 90 degrees. Sa 45 degrees, ang tubo nga di 40, 40 times 15.875. Yun ang formula ng 45 degrees. Sa 90 ito. I-check natin. Checkin natin itong 40 degrees, 90 gamitin natin, ano yung 90 ang tubo, 40 ang tubo, 90 degrees. Ito ang gamitin natin na formula. Kasi sabi ko nga, kaya niyang quintile, basta ito, special tick, ibig sabihin, lahat ng degree. Lahat ng degree kaya niya. Subukan natin dito. Quintahin muna natin ito, yung 90 times 32, 40 times 32, ito ha. 40 times 38.1 equals, ano ang answer? 1,524. Ito ha. Equals, ito, equals pa ito. Malayo eh, dito natin sulat. 1,524. Yung answer dito
Yan. So, yung answer naman ng 45 degrees, ito rin gamitin natin. Kunta natin uli. Ay di. 40 times 15.875 equals 635. Ang answer nito, 1,500. Ito naman sa 45 degrees, ang answer nito, ito, lunggong ito, para converting. Equals, sabihin natin ano, ang answer nito, 635. Sa formula natin na 9.31, ito ang answer. Ito. Sa 45 degrees nga, 15.75, 635 answer. I-check natin kung tumama ba itong special take-off. Ayaw, pintahin natin yung 90 degrees. Kasi yung formula niya, ganito. Sa 90 tayo. 90 degrees divide 2 equals tangent times 38.1. Yung sinabi ko doon sa lahat ito. Times 40 na tubo equals ano? Ulitin natin. 90 degrees divide 2 equals tangent times 38.1 times 40 na tubo equals, kasi insist im na kagad dyan kasi 38.1 ginamit ko 1,524. So 0,0 kuha ang ito. Kung 38.1 itong answer, pag ito ang gamitin natin, ito pa rin ang answer. Ibig sabihin, kuha siya. Dito tayo sa ano, sa 45 degrees. 45 divide 2 equals tangent times 38.1 times 40 equals 631. So kulang ng konti, 635 eh. Okay ba? Ang ibig sabihin sa special tick-off ang ginamit natin, 631.2. Kulang siya ng 35 eh. Kulang siya ng 3.8 mm. Top tila diferensya, 3.8. Parang kasing kapal ang wheeling rod. Pero kung tanungin pa ninyo nga, bakit hindi man siya ni 0-0? Kasi alam nyo mga katubo, ang ibang peter nga hindi na gumamit ng 15.875. 15.8, tanggalan nila itong 75 kasi yung parang pagod na sila magkwinta eh. Pag 15.8 ang kwintahin mo, halos dito yung tumama. Kaya ibig sabihin yung 15.8 na gamit ng 5 meter, 15.8 pasok na yan. 15.875 pasok na yan. Kaya insakto siya sa formula nito. So okay na tayo sa formula. Na-check na natin. Ibig sabihin yung lahat ng degrees kaya. Kupit dito na tayo sa tip-off para matapos na ng ating problema nito, ating solusyon. Medyo mahaba-haba na rin talakayan natin eh. Dito na tayo. Mas maganda din naman itong binubura natin yung ano. Kasi pag hindi natin binubura, lalong malilito kayo. Sudami nang isulat. Ito. 43.755 degrees para makuha na natin yan. 43.755 degrees divide 2 equals tangent times 38.1 times 40 ng laki ng tubo
equals 611.9. Ibig sabihin mga katubo, 6, wala na, tayo na ang ating hindi pa yun. 611.9. Yan ang tikop sa ilbog. So nakuha na. Nakuha natin tikop. Burahin mo natin kaya isikip talaga. Ito tayo, burahin natin. Huwag na natin isama na yung travel. So ang ating travel ito, ito, mula dito, ang travel ibig sabihin niyan, dito, paganyan. Yung sentro nito, si tubo ito yung tubo. So yung sentro dito, nung balik ng tubo, yung center bending, kasi take-off eh. Parang gano'n dyan. Yan. Sentro sa balik, center bending, at saka sentro dito sa tubo. Yan ibig sabihin yan. Yan. Yan ang 2017-21 travel. So madali na mga katubo. Pagkuha ng spool. Kasi itong 2078, minusan mo yan sa 508. I-minus mo yung, minus pa rin 611.9. Pintay natin. Parang tapos na. 2078.1 minus 611.9 minus 508 equals 958.2. So, ang mula daw dito, yan ang spool. Yan ang spool. Pero alam mo katubo, ito kasing 40 nga diameter, ito nilagay ko, 40 nga diameter. Kung kwintahin mo yan, ang tubo kasi nga 40, kung kwintahin mo yan sa labas, outside diameter, nasa 40, 7, 16 yata yan eh. Alam mo bakit ang 40, ang ibig sabihin yan, para isa pa kadagdagan nating paliwanag, para matapos na. Itong diameter na 40, ang ibig sabihin ng inches, English yan eh. Inside diameter yung 40. Ang 40 inches inside diameter. Ang labas nito sa tubo, yung kapal ng tubo, yung outside diameter, yung outside diameter, mm yan. Kaya ibig sabihin, yung inches, inside diameter yan. Kaya kung sukatin mo ang tubo, taka ka bakit, uy, di 40, pag sukatin mo, sobra man sa 40. Kung magka 40 inches, pag sukat mo sa 40, nasa 41.5. Kaya ang 40 kasi standard inside diameter. Ang labas niyan mm. Kaya nangyaring may conversion ng 30.1 and ganoon kasi yun ang ibig sabihin ng inches at saka mm sa diameter sa tubo. Ngayon, ginawa ko lang ito 40, ang kalahati 20. 20 times 25.4 equals 508. Di ko na siya kininta sa outside diameter. Ngayon, ito ang take-off. Ang take-off, mula dito naman sa dulo ng bunganga ng tubo dito, yung bunganga ng tubo nito at saka yung tubo nito mula dito basta kayo mula dito ito yan ang 958 kasi binawas natin yung bilog nito. Pero kung sa actual na mga katubo, huwag mong ibawas ito kasi kung putulin mo yan dyan ang tubo haba na yan, kapos ka kasi paano eh tapalad kasi ang tawag yan nakarama eh. Kumbaga ang tubo yan, nakaganyan. Pag gumawa ka ng tea, diba, kagati niya ganun. Pag ganun yan sa tubo, yan ang orientation ng actual na gawa na. So, halimbawa, kung magawa ka ng spool,
sa ganitong layout, ito, i-plus mo na ito 508. O kaya ang gawin, irama mo muna ito. Igawa mo muna siyang T. Pag magawa na siyang T, nakaganyan ha. Sa kanan mo, sukatan 958 mula dito hanggang dito. Para hindi ka bukapos. Huwag mong utulin ang gaagad dito kasi magdugtong ka. Kaya gawa ka muna ng T na ganyan. Sukat ka dito sa tagiliran, saka naputulin mo ng tamang sukat. Yun ang tamang sukat. Yun ang tamang pag-compute sa ilbo yan. Okay na. Kumbaga, inumplito ko na lang sa compute. Kaya sabi ko nga sa'yo kanina, kung magluto tayo ng adobo na wala namang rekado, wala kasarap-sarap. Kumbaga, para lang tayong kumain ng ano, yung balat ng niyog na wala kasasarap, wala lasa. Pero ito, malasa talaga ito kasi kompleto ricado na siya. Binigay na yung tinanong nila, dinagdagan ko na lang. Kaya parang, kumbaga, pupunta natin sa site, fabricator ang tawag nito. Fabricate mo na doon. Basta may plano na, fabricate mo na doon. Pagdala doon, kasa na lang ng kasa sa site. Kung ako, sabi nila, actual. Kaya masabi ko sa inyo, mga katubo, kung kaya kong i-drawing yan, mas lalo na sa site. Ipabricate ko nga dito sa site o sa publication. Pagdala doon sa site, packing ka na lang, ispat ka lang, ispat. Kaya sabi ko, mas magandang mayroon tayong ganitong kaalaman. Alam mo bakit? Pag sabihin natin 5 meter, ay mababa pang sweldo. Kaya may isa 5 meter, halimbawa, ang sweldo nila 2,000 pataas. Eh, sabi, hayo ni Pepeter, 2,000 to 3,000. Kasi kung Pepeter ka lang, 2,000 ang ano mo. Rate. Pag marunong ka, maging 3,000 ka. Pero sa totoo lang magkatubo, kung mayroon ka ng ganitong competition, lalo katulad sa atin na mga workers mag-abroad, pag mayroon ka itong competition na ito na kaya mong trabaho ng engineer, trabaho ng engineer ito eh, o kaya general foreman, pag marunong ka nito, mag-abroad ka, marunong ka dyan, pinakamababa mong position foreman, pinakamababa na yan. Kaya sabi ko, engineer eh, kung kaya mo, trabaho ng engineer, ginagawa mo, hindi foreman nga pinakamababa mo dyan. Kaya alam naman natin ang sweldo ng foreman. Sa broad piping, ang laki. Pero ako, hindi na lang ako mag-aroon dyan kasi matanda na. Wala na akong balak mag-approve eh. Matanda na eh. May high pressure na tayo. Tawag ito, high blood. Kaya to, alam mo mga katubo, i-vlog ko ito, bakit? Itong kaalaman kong nito, kung hindi ko i-share yan sa ating mga kababayan ng mga piping, ano mangyari dyan? Halimbawa, ang buhay natin, hindi na pagpunta natin sa kabila. Mawawala na yan. Yung sabihin, wala. Eh wala, hindi ni mapakinabangan. Kaya nung nag-uso vlog-vlog, sabi ko, okay pala ito. Kaya sabi ko, i-share ko na lang para marami nakakalam sa compute nito. Kaya sabi ko, ngayon mas malinaw. Kasi hindi katulad sa libro. Post din sa Facebook, libro. Kahit nga ako, marunong ako, hindi ko nakaintindi yung sa libro eh, kasi ibahin pa nila eh, parang lalong lituhin yung libro kasi, parang lalong lituhin. Ito, walang lito-lito-lito. Malinaw na malinaw. Kaya, sabi ko sa inyo, mga katubo, share na lang kayo, subscribe, share, like. Para update tayo. Pindutin na rin yung notification bell para sabi ko nga pag meron tayong bagong upload bumatingting agad na yung unit cellphone nyo. Pag bumatingting yan eh meron akong bagong upload makita na ninyo. Alam niyo mga ano, marami sana akong upload kaso lang hindi ako marunong dito sa upload eh. Yung anak ko lang ang nag-upload kaya may upload dito, inantay ko pa yan ako umalis eh.
bukas pambalik. Sekarang ko pa i-upload ito. Subaybay lang kayo mga katubo. Marami tayong matutunan. Hindi lang ito ang ating pag-aralan. Marami. Mga ito, piping muna tayo. Kasunod dito, mga trusses. Lahat marami tayo. Pero antayin niyo itong vlog ko sa sunod. Gagawa tayo ng competition ng ganito mga katubo. Yung pag-fabricate ng fabricated elbow. Fabricated elbow. Tubo yan na gagawin natin elbow. Yan. I-detali ko yan sa sunod. Distance na yan, lahat na yan, sukat na yan. Gamitan natin ng, kaya magamit na natin itong diameter. Ngayon compute, di pa nagamit. Reduce ang ginamit natin. Pero pag ito na gagawin natin, ito na. Ipaliwanag ko sa inyo ng maganda ito sa susunod. I-vlog, abangan niyo. Huwag niyo kaligtaan yan. Kasi importante yan. Kung mayroon namang hindi nakaligtas ang pag-vlog ko, bisitahin niyo yung YouTube channel para makita niyo yung vlog na hindi, yung vlog ako na hindi niyo nakita, makita niyo. Basta sa susunod, ito ang chika natin. Ito ang ating ipaliwanag. Paano natin i-out yan. Sige, dito na lang tayo mga katubo. Kasi mahabang ating talakayan. Okay? What the?